Ako nga po pala Sister Fairwin Modis po. At tunay nga po na itong ating pinagsalusaluhan na salita ng Diyos, ang akin po nga maishishare po tungkol sa naganap po sa na-experience ko po bilang isang lingkod po ng Diyos, no? Lingkod po ni Abel Shaddai. Kailan lang naganap nung yung number one po na kapag pinersecute ka o magandihan, no? Tunay nga mahirap po bilang isang tao, no? Na talagang kung pag-anuhan ka, pagsasalitaan ka ng hindi maganda, no? Pero alam niyo po ba, kapag ganun pala dumanas tayo ng ganun na parang pagsalitaan ka ng hindi maganda sa tao, sa kapwa-tao, at lalo higit naman din na lingkod din po siya ng Diyos, no? So, doon po natin marirealize at pinapaisip ng Diyos ng bawat isa sa atin. Experience ko po yun. Talaga naman, nandoon po yung sabi ng Diyos, self-control. No? Talaga naman, sabi ko, Lord, ang hirap pala. Pero yung kalooban ko talagang kumakabog ang dibdib. Dahil po, amen, yung kalooban ng tao kapag ka pinagsasalitaan ka ng hindi maganda, no? Hindi mo naman ginagawa. No? Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung ano ang ang nasa puso mo. So, pinagsalitaan ka ng hindi maganda na hindi mo naman ginagawa. At kapag wala kang kibo, no, talagang ipinaisip ng Diyos sa akin nung time na yon na, anak, kung ako nga, no, sinabihan na ako na magnanakaw. Pinapaalala po sa akin ng Diyos yun, na hindi ako ni kating na pagsasalita. Hindi siya kumikibo. Hindi siya nangatwiran o ano paman. Hindi niya pinagtatanggol ang kanyang sarili bagkus, nandiyan yung pagpapakumbaba ng Diyos. Amen? Tuloy nga po na-experience ko po yun. At mahirap po talaga. Pero salamat sa Diyos nung na-realize ko po na pinaisip sa akin ng Diyos ng self-control. Talaga po pagkatapos nun, ang kagalakan, no? Talagang napagtatagumpayan mo yung pagsubok. O tukso ko yata yung tawag doon kasi talagang kalaban yun, di ba? Kalaban ang umano sa iyo. Ginagamit ang isang kapatid mo o ano para ginagamit ng kalaban upang subukin kung hanggang saan ang iyong kakayanan, kung hanggang saan ang pagsunod mo sa paglilingkod sa Diyos, kung hanggang saan ang pasensya mo at hanggang saan ang iyong pagsi-self-control, no? At salamat sa Diyos dahil habang tumatagal po, talagang nararamdaman na unti-unting hinuhubog, lalo higit tayo po'y nagsusumikap na hubugin tayo ng Diyos. Tayo po'y nagsusumikap na talagang maghari siya sa puso. Isa pa po na ibabahagi ko kailan lang din. Talaga naman sabi ko, Lord, kasi naglalakad po ako para magkaroon po ng banal na misa ng anibersaryo. Hindi ko na po i-explain po lahat. Alam niyo po, kasi lingkod din po ng Diyos, nasa simbahan din po. Pero, pinapaikot-ikot po ako. Pinaisip din po sa akin ng Panginoon. Sabi niya, anak, hayaan mo na, sundin mo na lang po ano ang ipinapagawa bago ka magalita. Parang ganun, kung ako nga, sabi niya ganun, sinunod ko ang nais ng Ama. Diba? Naparitong siya sa lupa upang sundin ko ano ang kalooban ng ating Diyos Ama. Kaya yun po, napakabuti ng Diyos, yun po ang akin nararanasan kailan lang at doon ko po nare-realize na kapag ganun pala, salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng self-control po bilang isang lingkod. Maraming salamat po, Yahweh El Shaddai. Amen. Hallelujah.